dahil sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa at ng buong mundo sa panganib na dulot ng COVID-19, ay gumagawa ng mga pamamaraan ang Department of Education upang maiwasan ang paglabas ng mga mag-aaral at ng mga guro sa kanilang mga tahanan sa darating na school year 2020-2021 upang maiwasan ang pagkahawa at pagkalat ng sakit na hindi natin nakikita. Tayo ay ilang taon na rin namang nasa Fourth Industrial Revolution o ang tinatawag nating Digital Era, na kung saan ang smart technology, ang artificial intelligence at ang internet ay nagiging malaking bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay anumang estado ng ating mga pamumuhay. At sa agita ng ating gobyerno na maisulong ang edukasyon sa kabila ng pandemya, ay nagbibigay ito ng mga options para sa remote learning o formal na pag-aaral sa loob ng tahanan. Sa Dasmarinas, dalawa na lamang ang mga learning options. Ito ay ayon sa resulta ng isinagawang LESF o Learners Enrollment Survey. Ito ay online at modular. Alinman sa dalawang learning options ay maaaring magkaroon at maganap ang mga uri ng pagkatuto o types of remote learning. Ayon kay Dr. Annie Rosa Almario at Regan Austria sa kanilang akda na may pamagat na Helping K-12 Schools Transition to Post-COVID-19 Times, ay inilahad nila ang apat na uri ng pagkatuto sa panahon ng pandemya. Narito ang types of remote learning ayon sa kanila. Synchronous learning. Ito ay uri ng pagkatuto sa formal na klase kung saan ang pag-aaral at pagbibigay kaalaman ay nagaganap sa parehong oras o in real time. Sa synchronous class, ang guro at mga estudyante ay nakalag-in sa iisang online platform tulad ng Google Meet, Zoom o iba pang mga virtual meeting applications, video conferencing at messaging apps. Maaari rin sa Facebook chat kung saan ang palitan ng komunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral ay nagaganap in real time sa itinakdang oras. Maaaring gawin ng synchronous class lalo na sa mga mahihirap na topics na kinakailangan ng maraming real time o live virtual interactions ng mga guro at estudyante. Paano ang synchronous class sa modular? Tulad ng nabanggit, maaaring magkaroon ng synchronous learning kung ang mga mag-aaral at guro ay nakalag-in sa anumang virtual applications o messaging apps o chat tulad ng Facebook sa parehas na oras na makasasagot agad in real time ang guro o estudyante. Ano ang mga advantages sa synchronous learning? Una, mayroong real-time interaction ng guro at mga mag-aaral. Pangalawa, mabilis ang palitan ng mga kaalaman at mga karanasan sa pagitan ng estudyante at guro. At panghuli, makasasagot agad at makapagbibigay agad ng feedback ang guro sa kanyang mga mag-aaral. Pangalawa, asynchronous learning. Ito ay formal pa rin na uri ng pag-aaral, ngunit ang real-time interaction sa guro at mga kapwa kamag-aral ay hindi nagaganap. Bagkus, sa asynchronous learning, binibigyan ng time frame o deadline ang mga mag-aaral na tapusin ang mga learning tasks o activities sa loob ng itinakdang mga araw para gawin ang mga tasks na ito. Para sa mga batang nasa online class, nagaganap ang asynchronous learning gamit ng Moodle o online learning space kung saan siya ay binibigyan ng panahon upang tapusin ang mga activities at tasks sa isang lesson gamit ang mga contents at resources na nasa loob ng Moodle. Para naman sa mga batang nasa modular class, nangyayari ang asynchronous learning sa tuwing ginagamit niya ang kanyang module at ginagawa ang mga activities at tasks sa loob ng isang lesson. Ano ang mga advantages sa asynchronous learning? Una, flexibility. Maaaring magtakda ng sariling class schedule ang bata sa kanyang oras ng pagkatuto. Pangalawa, individual pacing. Dahil ang mag-aaral ang nagtakda ng kanyang sariling oras ng pagkatuto, maaari niyang mabigyan ng mas maraming oras ang mga aralin na lubos na kailangan ng pag-aaral. At pangatlo, time management.
natututo ang mga mag-aaral na mag-budget ng kanyang oras upang matapos ang mga tasks at activities bago ang deadline at magkaroon ng mga balancing oras sa pag-aaral, pamilya at mga personal na gawain. Pangatlo, hybrid learning. Ang hybrid learning ayon kay Dr. Almario at Osteria ay tulad rin ng blended learning na kung saan ang pag-aaral at pagkatuto ay mangyayari sa paraan ng kombinasyon ng anumang learning options plus face-to-face class. Subalit, anumang face-to-face class ay hindi pa pinapayagan sa ngayon ng IATF at ng ating gobyerno. At panghuli, modified hybrid. Ang modified hybrid ay kombinasyon ng synchronous at asynchronous remote learning. Narito ang mga halimbawa. Para sa mga batang nasa online class, ang kanilang asynchronous learning ay nagaganap sa tuwing gagamit at tinatapos ng mga estudyante ang mga activities at tasks gamit ang Moodle o online learning space. At nangyayari naman ang synchronous learning sa tuwing nagkakaroon ng Google Meet o Zoom meeting ang mga guro upang magkaroon ng live virtual interactions. Para sa mga batang nasa modular class naman, ang asynchronous learning ay nagaganap sa tuwing ginagamit at ginagawa ng mga mag-aaral ang mga activities at tasks sa kanilang printed modules at nagaganap naman ang synchronous learning sa mga araw na magtatakda ang guro ng oras upang magkausap ang mga mag-aaral, teacher sa parehong oras sa iisang platform, maging ito ay sa video conferencing o maaari ring sa messaging applications. Sa makatuwid, meron tayong dalawang learning options, online o modular. Maaari namang maipang-at sa apat na uri ang types of remote learning, synchronous, asynchronous, hybrid, at modified hybrid. Ano mang uri ng learning options at type of learning ang ating pipiliin para sa school year 2020-2021? Sana'y lagi natin isa puso, isa isip, at isa gawa ang mga natutunan natin sa ating tahanan, pamilya, at sa minamahal nating paaralan. Laging maghugas ng kamay at mairali ang physical distancing. Iwasan rin ang paglabas ng tahanan kung hindi naman talaga kinakailangan. Ano mang ating gagawin o sasabihin, sana'y lagi itong nakaangkla sa core values nating mga Filipino. Maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa.